Hi guys! Good morning! Happy Sunday! So ngayon, pupunta kami ni Mama ng Chowking. Dapat nga magpapa-drive-thru lang naman kami. Pero dahil cute na kabanding si Chowking ngayon, kami pupunta sa kanya. Diba? Kaya ito si Mama ko. Ayan. Hi, Ma! Oo, see you later, Mama. Sa Chowking na ako, diba? Sige. Excited na siya, oh. Happy Sunday, guys! Sige. See you. So as you see guys, ayan, so right now, dito ako sa garden ngayon, bago kami pumalik. So nagbihis na rin ako at naligo na rin, diba? So nakakatuwa na kasi sa Manila, kahit hindi ka naman talaga magbihis ng sobrang sagat, diba? Talaga makaano mo na, pero ito ang uli-uli ko ngayon. Ayan, sige, wait ko na lang si Mother Dear kasi paalik na rin. Iba yung feeling kapag ikaw mismo may time and energy. So the point na na-enjoy mo kapag Sunday. Sunday kasama mong family mo tapos hindi na mong problema. Kasi ang ginagawa natin palagi noon, Sunday, sa church tayo, tapos kakain tayo sa labas. O kaya mag-ima tayo lumabas, magluluto ako ng masarap. Pero kasi nung nag-start ako sa pag-business, nag-start ako sa entrepreneurship. Actually, kapag Sunday, hindi talaga kami nakakalabas. Kumbaga, tutok pa rin sa business. Kapag Sunday, talaga kataw pa rin. Gawin pa rin talaga yung dapat. Doon ko na-realize yung mahalaga ng time and financial freedom yun. Kinatawag nila delayed gratification. Kasi the moment na nag-raise ka ngayon, sabihin natin, in-raise mo ngayon yung isang taon, dalawang taon, tatlong taon, limang taon na nasa na-negosyo ka. Tapos, narating ka sa point na hindi mo na problema yung pera. Na you don't just spend the time with your family. Nabibili mo natin yung sa'yo. Hindi yung problema kung ano yung hindi mo iniisip kung kailan ka pa puso, ano yung nakakabuti yung oras. So, yun yung isa sa mga pinakamasarap na client. Naiisip na yung mga sarili. Mag-exisimula ka lang. Guys, we finally arrived dito sa Chowking. And isa sa mga pinaka-ano ngayon is, ayan, abangan nyo. Ayan, so, ayan guys, while waiting sa orders natin. Ano in-order mo ngayon, Ma? Happy Sunday. Ano lang, sopaw, kasado. Dalawang 1 ton, isang take-out na ano, sa Chopin, right? Oh, diba? Happy Sunday, Ma! Busog ka, Ma? Sarap na. Ano sabi mo, Ma? The best.
So ayun guys, katatapos na namin kumain, diba? So nakakatuwa na eh. Kasi Sunday, alam ko, ang dami mga negosyante talaga na kapag sa nagsisimula ka pa lang, the entrepreneur, nagsisimula ka pa lang na negosyante. Sunday is not a family day eh. It's not a holiday eh. Sunday is also a working day for you. Kasi kung tutuusin, sa negosyo, hindi siya biro-biro. Walang madali sa negosyo sa simula. You have to give your full 24 hours. Your whole 24 hours doing the business para maging stable ka. And hindi talaga madali na magtayo ng negosyo, lalo na kung nagsisimula ka. Pero the end game kasi, ang pinakamaganda is we're thinking of long term. The moment you know about the thing that we call delayed gratitude or delayed gratification, meaning na ano, tiis ka muna ngayon, gawin mo muna to, gawin mo muna yung ginagawa mo ngayon. Tapos, sabihin natin at least 3 to 5 years, doing yung ginagawa mo ngayon, stable ka na, then na-enjoy mo na yung life mo. That's the time na kahit yung buong araw mo, yung buong linggo mo, pwede maging holiday. Diba? Kaya, yun yung hindi naiintindihan ng karamihan mga Pilipino na nagtatrabaho, na mas pinipili ba rin magtrabaho, diba? Ng 15 na katapusan ng sahod. Pero turning point, baon pa rin sa utang. Sa negosyo, yes, wala kang kikitain sa umpisa. Hindi maliit lang kita mo. Possible, hindi pa nga consistent eh. Pero trust me guys, the moment na nag-establish mo yung business mo, the moment na nagawa mo siya na maayos, the moment na naging maayos ang perspective mo towards things, ang magsasabi sa'yo, ikaw na ang i-bless ng business mo. Kaya, ayun. Dahil ngayon, nasa vacation ako, nagbe-vacation na lang ako. Tapos, kasama ko mother ko ngayon, di ba? So, nag-i-enjoy kami kasi kahit Sunday, syempre, dahil Sunday, family day namin, di ba? So, dati, syempre, nung nag-start rin ako sa business, nagtiis din ako. May sinacrifice din ako, may tiniis din ako para makuha yung life na meron ako. And do you think na yung ganitong life, is it worth it? Yes. It's worth it. Sabi nga nila, normal na mahirapan. Normal na mahirapan, mahirapan ka. Kahit nga nag-umaakyat ka ng bundok, nahihirapan ka. You're climbing the climb, di ba? Pero, ang masabi ko eh, tuloy-tuloy ka lang. Kapag nahihirapan ka, tumuloy-tuloy ka lang. Kasi the climb is worth it kapag nasa peak ka. The climb is worth it kapag nasa pinakataktok ka na. Kasi you'll appreciate the view the moment na nasa taas ka na. You will never appreciate the view hanggat hindi ka nakakarating. Kaya sikapin mo na makarating doon sa peak. Nagkataon na parang feeling niya, please, gusto na rin talaga na magkaroon ng another source of income. Walang masama naman ang life, diba? Kasi ang life natin, it's all about taking risk. Magta-try at magta-try ka lang yun naman, bakit hindi mo magawin kayo? Diba? Bakit po pa kayang patagalin? So, try na lang try, kasi hindi natin nakakalang kung ano yung para sa atin. Hanggat hindi natin nasusubukan, pare, ito na pala talaga yung para sa atin. Diba? Kaya, ayun, thank you so much guys sa panonood ng vlog natin. Hanggang dito na lang tayo. So, abangan nyo rin yung next na mga vlogs natin. So, yun lang. Thank you so much.